ligtas ang may alam, dapat laging Red Alert! Nito lang July 5, nagdeklara ang Department of Health ng outbreak ng leptospirosis. Sa kanilang tala, nasa may 500 pasyente ang nagkaroon ng leptospirosis sa National Capital Region. Higit 50 ang namatay dahil sa sakit. Pero ang mas ikinakaalarma ng DOH ay ang pagtalo ng 60% ng bilang ng mga nagkaroon ng leptospirosis ngayong taon kumpara nung isang taon. Yung leptospirosis, it's a bacterial infection. Pag yung ihi ng daga na infected, na exposed sa isang tao, pwede makapasok itong bacteria na ito sa ating katawan sa pamamagitan ng mga sugat. Maliban sa mga sugat sa balat, maaari rin pumasok ang leptospirosis bacteria sa mucous membrane openings o yung mga bukas na parte ng katawan gaya ng mata, ilong o bibig. Ngayong Hulyo, 8 syudad ang idineklara ng DOH na mayroong leptospirosis outbreak. Ito yung basketball court ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI na ginawa nilang ward dahil napakarami noong pasyente ng leptospirosis. Yung kidney ang isa sa mga organ na tinatamaan kapag nadali ng ganung sakit. Ayon sa ospital, umaabot sa may 4 na pasyente ng leptospirosis ang pumapasok sa kanilang ospital kada araw. Dito nila nilalagay sa may basketball court para dito maka-rebound yung mga pasyente sa kanilang kalusugan. Isa sa mga itinakbo sa NKTI ang 45 taong gulang na construction worker na si Frederick Baklik. June 23, kakauwi pa lamang niya galing trabaho nang madatnang pinasok ng baha ang kanilang bahay sa Taguig. Makalipas ang isang linggo nang biglang lagnatin si Frederick. Sinubukan ko siyang makausap pero sadyang mahina pa ang pangangatawan niya. So noong una po yung nakala niyo parang trangkaso lang. Binigyan niyo po ng mga gamot pero wala pong effect. Wala ko kasi nakapasok na ho siya kaagad sa trabaho nung pagkalunis eh sa Laguna. Eh yung inuwi siya nung tsuhin namin, malala na nga po yung gabi. Itinakbo na namin kaagad sa ospital. Sa loob lang ng isang linggo, mabilis na kumalat ang bakterya sa katawan ni Frederick. Nagkaroon ng jaundice o yung masidhing paninilaw ng mga mata at balat si Frederick. Sintomas na tinamaan na ng leptospirosis ang kanyang atay. Iniyakan na nga ako namin. Sa inyo nga ako, naminanari mo kami. Hinala ni na Frederick sa sugat niya sa paa pumasok ang bakterya. Sa ngayon, nakauwi na si Frederick sa kanilang bahay at nagpapalakas pa bago bumalik sa trabaho. Kagaya ni Frederick, sinubok rin ang leptospirosis ang 18 taong pagsasama ng mag-asawang Rodel at Chiki Ocera. Tubong bagong silangan, Quezon City ang mag-asawa. Nagkakilala kami nung asawa ko kasi siya dati, Japan siya dati. Matapos ang isang taong pagsasama, nagdesisyon silang magpakasal. Hindi na bago kay Rodel ang paglusong sa baha. Medyo sanay na rin daw siya dahil kapag may malakas na bagyo, talagang tumataas ang tubig sa kanilang tinitirahan. Nung bagyong undoy, dito ako sa bahay ng biyanan ko. Pero yung mga side ng family ko, doon sa pangyayari ng bumaha. Bali, pumunta ako doon para lang kailangan kong rumescue man lang kahit papano. Lumusong sa baha si Rodel para mapuntahan ang mga kamag-anak. Nakaligtas man sila sa hagupit ng bagyo, tinamaan naman siya ng leptospirosis. Nilagnat ako, prangkasuhin ako, tapos sumakit yung katawang ko. Nakaiga na lang ako, tapos hindi ako makadumi, hindi ako makaihi. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ang kanyang asawang si Chiki ang nagsilbing sandalan niya noong panahong siya ay may sakit. Inaalagaan niya ako kasi hindi rin kami makapagpa-check up kagad nung oras niya kasi umuulan pa rin noon eh. Kasi naisip nung asawa ko na bigyan ako ng gamot na ng loxacil na antibiotic. Tapos nung nakainom ako noon, pinagpawisan ako, yung dire-diretso na bigla akong tumayo,
naglakad ako papunta sa CR, diretso, yun, nagsabay na ihi ko tsaka dumi. Hindi agarang nabiyayaan ng anak si Rodel at Chiki. Maselan kasi kung magdalang tao si Chiki, kaya dalawang beses siyang nakunan. Pero kahit hindi binibiyayaan ng anak, hindi pa rin sumuko sina Rodel at Chiki. Kira! Makalipas ang 17 taon, dumating ang pinakahihintay nilang mag-asawa, si Kiro, na 1 taong gulang na ngayon. Sa may masaya kasi, yan lang eh, nag-iisa lang eh. Nag-iisa lang yung dumating eh. Totoo naman ako kasi kinikwento rin sa akin ng mga taga ron. Kasi bagamaga, papasyal sila doon magnanay, tilalaan sila, araw-araw yun. Mas naging puspusan ang paghahanap buhay ni Rodel dahil may binubuhay na silang anak. Alas 7 ng gabi nito lang June 17, tuloy-tuloy ang malakas na ulan sa Metro Manila, dulot ng habagat. Nasa trabaho noon si Rodel at naiwan sa kanilang bahay si Chiki at si Kiro. Tawag na tawag sa akin yung asawa ko, text na text, Papa, minahan na tayo dito. Si Kiro, iyak na iyak, umuwi ka na. Hindi ko alam gagawin ko, Papa. Sanay na sila Rodel na tuwing malakas ang buhos ng ulan, bumabaha sa kanilang lugar. Pero yun ang unang beses na pinasok ng baha ang kanilang bahay sa bagong silangan. Kaagad na nagpaalam si Rodel sa pinagtatrabahuhang restaurant para makauwi. So, naabutan ko na dito, talagang bumaha. Alubog dito yung asawa ko kasama yung anak ko. Inaakyat nila yung ano, yung pwedeng iakyat na hindi dapat mabasa. Umaga na nang humupa ang baha sa kanilang lugar. Hindi naman agad siya na nagkasakit noon eh. Mga 2 days siguro or 3 days. Kaya niya naramdaman yung nilalagnat siya, masakit yung katawan niya, kala niya tinatrangkaso lang siya. Pinainom ng paracetamol ni Rodel ang asawa dahil inakalang simpleng sama ng pakiramdam lang. Pero tila walang talabang gamot. Lumipas ang 6 na araw, lalong lumala ang nararamdaman ni Chiki. Pag-tista lang. Noon nagpasya si Rodel na dalhin sa ospital ang asawa. Alas 6, dapat andun na sana kami sa ano, sa isab. Eh kaso, wala talaga masakyan dahil ang daming tao. Emergency lang po! So nung papunta po kayo sa ospital, wala po kayong masakyan? Ginawa ko, bumalik na lang muna kami rito. Nagpa-clinic muna kami dyan sa may payatas. Pagdating dyan sa payatas, kinunan siya ng dugo. Lumabas doon sa findings, sabi ng doktor, ano daw, dengue raw yung ano, yung findings. Ano, Siningian kami ng ano, ng ihi para sa laboratory. Para po malaman natin kung ano po yung kalagayan niya. Oo, oh, hindi ako makaihi. Dok, pwede ba to follow na lang po yung ihi ng asawa ko? Okay, tapos nung oras na yun, iniwan ko muna asawa ko dun sa ano, sa clinic kasi may babayaran kami sa clinic eh. Eh, nung oras na yun, wala kaming pera. Pagbalik ko ron, sabi nung ano, pa-confine ko na lang yung asawa ko. Alas 2 ng hapon nung araw na iyon, nang makarating si Rodel sa East Avenue Medical Center, isinugod sa emergency room si Chiki. Inaasikaso kami, kinabitan siya ng ano, ng swero nga. Nakadalawang swero na siya, nakadalawang litro na siya. Parang wala nangyayari. Tay, kailangan po namin puna ng urine sample si nanay ha. Tapos hinihingihan kami ng ihi sa laboratory. Kaso hindi talaga siya maihi. Sabi doon ako nagtaka. Sinabi niya sa akin, pa sa totoo lang, sa linggo na ako hindi umiihi. Sabi ko, bakit kayo mo lang sinabi? Ang alam ko nga lang, trangkaso ano lang yung ano niya, nararamdaman niya noon. Sintomas na pala yun ng severe leptospirosis. Nung dumating siya sa ER, syempre, repeat history and physical examinations. Doon nalaman na 2 weeks ago na lumusong sa baha.
na ikwento rin niya na kumukunti na iihi niya a few days prior. So given yung history pa lang na yun ng patient, suspected leptospirosis na siya. Napag-alaman ni Rodela bago bumaha sa kanilang lugar na sugatan sa pagpapapedicure si Chiki. Hinala ni Rodel doon sa sugat pumasok ang leptospirosis. Inihanda sa dialysis si Chiki pero hirap na siyang huminga. Kinailangan pasukan ng breathing tube para sa ventilator si Chiki para masuportahan ang kanyang paghinga. Patuloy ang pag-ubo ng dugo ni Chiki, sanhi ng pulmonary hemorrhage o yung pagdurugo ng baga. Alas 2 ng madaling araw ng June 26, binawian ang buhay si Chiki dahil sa multiple organ failure. Hirap si Rodel natanggapin ang biglaang pagkawala ng pinakamamahal na asawa. Nagsisisi siyang hindi niya naisalba ang buhay ni Chiki katulad ng ginawa nito sa kanya. 9 na taon na ang nakakalipas. Pero higit sa lahat, hindi niya alam kung paano palalakihin si Kiro na sa murang edad ay ulila na sa ina. Sabi mo, nung nakaiga siya, dapat ako na lang eh. Kasi mas gusto ko siya ang kasama nung anak namin eh, hanggang sa paglaki. Ngayon, dalawa na lang kami, hindi ko alam paano ko harapin yan sa Kiro. Pangako ni Rodel kay Chiki, tuloy pa rin ang sayaw ng buhay nilang mag-ama. Kasi yun na lang din pinangako ko sa kanya eh. Sabi ko, huwag siya mag-alala, hindi ko pabayaan si Kiro. Ayon sa DOH, sa loob ng 2 hanggang 4 matapos lumusong sa baha na kontaminado ng bakterya ng Leptospira, makakaramdam na ng sintomas ang mga taong na-impeksyon. First symptoms ito, very non-specific. Yung katulad din siya ng ibang sakit. Lagnat, sakit ng ulo. Yung iba talagang sa taas ng lagnat, nag-chills, no? Yung nanginginig. Isa rin sa kanyang karakteristik, yung masakit yung katawan, yung mga muscles, lalo na yung mga binte, no? Very common yung parang pinupulikat na masakit yung mga binte. Bukod sa lagnat at pamumulikat ng binte o leg cramps, iba pang sintomas ang pananakit ng kasukasuan, pamumula ng mata at paninilaw ng balat at pagsusuka. Hanggat maaari, huwag na huwag lumusong sa baha, lalo na kung mayroong sugat sa binti o paa. Kung hindi maiiwasan, magsuot ng proteksyon sa paa tulad ng bota. Makakabuti ring maghugas ng paa matapos lumusong sa baha. Pagdating sa bahay, yung personal na cleanliness muna, no? Hugasan ng sabon at tubig yung ating mga paa, yung hanggang binti kung saan tayo na-expose sa baha. Nagagamot ang leptospirosis basta't maagang masuri ng mga doktor. Kung lumusong sa baha, maaaring magpunta sa mga center o sumangguni sa doktor upang mabigyan ng gamot para makaiwas na lumala ang sakit. Kailangan pumunta na sa doktor para makainom na ng prophylaxis medicina para hindi na umabot sa komplikasyon o yung sakit. Sa baha, madalas nakukuha ang leptospirosis. Kung walang baha, maaaring mabawasan ang bilang ng mga nagkakasakit. Pag tiningnan mo yung mga tambak ng basura dito sa Pilipinas, pare-pareho lang naman din yung makikita mo. Nandiyan siyempre yung mga bote ng plastic na tinatapon kung saan-saan. Nandiyan din yung mga styrofoam, may foam, may sako. Pero higit sa makikita mo talaga dito ay yung mga plastic o yung mga hindi talaga nabubulok. Ito yung mga bumabara sa mga estero at mga lagusan ng tubig dito sa Metro Manila lalo na siya nagiging sanhi ng pagbaha. Dagdag payo ng DOH sa mga barangay na ipatupad ang RIDE program. Ibig sabihin nito ay rodent control o pagpuksa sa mga pesting daga. Improve flood control, drain water o paglilinis ng daluyan ng tubig baha. At enforcement of garbage collection o ang maayos na pagkolekta ng basura. Sa pamamagitan nito, maiiwasan ang pagbaha lalo na sa Metro Manila. Mga kapamilya, maging red alert na. Mag-subscribe sa ABS-CBN News YouTube channel para sa iba pang video mula sa aming programa. Ligtas ang may alam, dapat laging red alert!